gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na rin makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Handog sa inyo ng FEBC Philippines ang Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay naka-pre-tune sa 702 DZAS. Mapapakinggan mo ito saan man naaabot ng ating signal, mula sa siyudad hanggang sa kabundukan. Pero paano ba makakakuha ng Portable Missionary Radio? Step 1, mag-donate ng at least 500 pesos sa alinmang official bank account ng FEBC Philippines sa BDO, BPI o Metrobank. Step 2, isend ang screenshot ng iyong deposit slip sa Facebook Messenger ng FEBC CCRD. Step 3, hintayin ang screenshot ng iyong official receipt. Ipapakita ninyo ito sa partner bookstore para makuha ang iyong PM Radio. Mayroon po tayong 16 partner bookstores sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal kung saan ninyo pwedeng i-claim ang inyong PM Radio. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang ating Facebook page, FEBC Radio. At kung may katanungan, mag-text o tumawag sa numerong 0947-333-5605. Alam mo ba, kaagapay na ang misyonerong si Will Schubert ang kauna-unahang broadcaster na nag-broadcast sa wikang Mandarin? Bagamat hindi siya gaanong sanay sa wikang ito, ang mensaheng kanyang ipinapahatid ang naging rason upang ang mga nakikinig ay manatiling totok sa kanyang programa. Ang mga programang ito ang nagpalakas sa pananampalataya ng milyong-milyong Kristiyano sa China, lalo pat ang pagiging Kristiyano ay mahigpit na ipinagbabawal dati sa bansang iyon. Natatangi ang daan patungong bukas. Kung magkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at ang minsan pa'y muling magapos ang paghirap. Bigkis natin panalangin sa iisang Diyos na manumalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayan, Pilipinas. Mayroong bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang dami. Ang anak na mamahalin, kung kailangan mang isalin ang paglalagyan. Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAF. Agapay ng sambayanan. Ako si Levino Manaksa Jr., nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, kaagapay ng serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection,
FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan. Servisyong OFW! Thursday po, sa lahat natin mga kaagapay, mga taga-pakinig, mga taga-panood, at mga taga-subaybay po natin. Ano? At siyempre po ang pahatid natin sa kanda ay saan mang panig ng mundo, ano? Saan mang continent sa buong planetang Earth sila naroroon, ay siyempre mapahatid natin ay good morning, good afternoon at good evening sa inyo po na mga nakasubaybay sa Middle East countries, sa Americas. Siyempre po, pag sinabi natin Americas, andyan po ang North America, USA at Canada po yan. At sa South Americas naman, mga Latin American countries po yan. No? At sa napakamalawak na lupalop ng Europa. No? At siyempre po, yung mga naabot din natin sa iba't ibang bahagi po ng ating mga kapitbahay na bansa dito sa Asia. No? At tayo po ay muling maglilingkod sa ating mga kababayang OFWs and their family at sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. No? At siyempre yung ating roll call, hindi natin makakalimutan yan. No? Bakit tayo nag-roll call? Eh kasi naman po ang presensya ng ating mga kababayang Pinoy at Pinay sa buong sandaigdigan po nga, yan, ano? Sa buong planetang Earth. Bakit po natin nasabi yan? Kasi po ang mga member countries ng United Nations, ano po? United Nations mismo, mga member countries po, 193. Kapag po dinagdagan Taiwan, may nangyari nga pong kaganapang very, very tragic sa Taiwan, kamakailan po lamang, ano? Nagkaroon po ng 7.2, 7.4 yata, ano? Na magnitude ng lindol po dyan, ano? At kapag sinama po ang Taiwan at sinama po ang Vatican, kumisa po sinasama rin ang Kosovo, aba 195 po ang member countries ng United Nations. Kapag po dinagdag natin ang ibang mga territories, ano, mga territories po ang tawag dyan, sa iba't ibang panig po ng mundo, 222 po. Ang dami po niyan, ha? 222 ang mga destinations ng ating mga kababayang Pinoy at Pinay at kanilang kinaroroonan. Ano po? At siyempre, pinapahatid natin sa kanila, pinapaabot natin sa kanila at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ang panalangin po natin, ano po? Napakamasaganang biyaya at pagpapala, ano, ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasama po ang nag-uumapaw na pag-asa at siyempre po yung tagumpay, wala mismo sa tagumpay ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dito naman po sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, ano po? Luzon, Visayas at Mindanao, 7,641 ang mga isla po tayo, 17 regions, 81 provinces, 1,489 ang mga municipalities, 145 ng mga lungsod, at 42,046 na mga barangays na kung saan po'y talaga namang nakakalat, nakaabang ang ating mga taga-subaypay. Ano po? At siyempre po, ito ang inyong lingkod at kaagapay, Pastor Attorney, Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Ako po'y mag-isa ngayon sa at taong bahay, ano? sa ating palatuntunan. Pero mamaya po, ang ngayon na mismo, sapagkat nasa linya na si Pastor Joe Biasong, ano po? At by phone fax po ito, kasama natin siyang paglilingkod, ano ho? At tutugon sa mga katanungan na ipahatid po sa atin, ano? Siya po ngayon ay, para siyang field deck correspondent na magre-report po sa ating palatuntunan ngayong araw na ito, ngayong umagang ito. At halina po, samahan nyo kami maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu ng kanikanilang pamilya. Dito lang sa serbisyong OFW-FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisanan
ng mga broadcaster ng Pilipinas. At siyempre po, ito po ang ating episode ng Sagot Kita Part 2 ang ating serbisyo OFW. At ito po yung bahagi ng ating public service at para sa ating mga OFWs at upang kalingain po sila at tumugon, sagutin sa biyaya ng Panginoon Diyos. Sagutin po. Siyempre po, talaga sumasagot yan ng Panginoon Diyos. Ano? Kami po yung channels and instruments lamang ng ating Panginoon Diyos para sa kanyang tugon, sa kanyang sagot po sa inyong mga pangangailangan. Ako? At magbibigay lang muna po ako ng ilang mga updates and OFW news. Iniulat ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na walang napaulat sa ngayon ng mga Pilipino na nasugatan sa tumamang malakas na lindol sa Taiwan base sa isinagawang initial assessment. Sa kabila nito, mayroon ng nilatag na preemptive protocols para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipinong nasa Taiwan. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, pinaalam sa kanya ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na mayroong isang gusali sa Hualien ang matinding napinsala at mayroong reports din na maraming nasira ng mga estruktura at tapos ang tumamang malakas na lindol sa Taiwan. Base sa report mula kay Kakdak at Labor Attaché ng Pilipinas sa Taiwan, walang naiulat ang Filipino community sa Hualien na nasugatan sa ngayon. Patuloy namang kinokontak ng mga opisyal ang mga Filipino communities sa nasabing lugar para matiyak na sila ay nasa ligtas na talagayan. Nakahandang tumulong ang Pilipinas sa mga oras sa mga naapektuhan ng 7.5 magnitude na lindol sa Taiwan. Ito ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang official X account. Ayon kay Pangulong Marcos, gagawin ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat para maipaabot lamang ang tulong sa mga Pilipino sa Taiwan at dahil sa ganitong mahirap na sitwasyon doon. Patid nito ang hirap na naranasan ng mga tao sa Taiwan matapos ang balawakang pinsala na idinulot ng pagyanin. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na kumikilos na ang Department of Migrant Workers, DMW, para masiguro ang kaligtasan ng 159,480 ng mga Pilipino sa Taiwan. At ngayon po ay nasa linya na po si Pastor Joe Biasong at magbibigay po ng ilang mga on the ground the situationers para sa ating mga taga-subaybay. Siya po ay kasama ng NCR at Organizing OFW and Families para magbigay ng serbisyo OFW mobilization sa 16 na barangays with PESO, OFCMI Partnership, and OWA NCR. At siya po magpapaliwanag ano, itong serbisyo publiko na ito ng OWA NCR at ng OFCMI Ministries. Ano po? At sige ba, Pastor John? Andiyan na po ba kayo, Pastor John? Yes, magandang araw, Attorney Cao, at sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig ng ating programang Serbisyo OFW. Abay, sabi niyo nga kanina, Attorney Cao, parang misto lang reporter. So ito po yung ating ginagawa ngayon. Ang exact location po natin ay nasa Barangay Fortune, San Marikina City, para po sa isang OFW and family mobilization na sinimulan po natin ito noong Agosto 2023 at ngayon ay pang-anim na po itong asosasyon na itatayo po o tinayo. Ito yung pang-anim po. Ang target po natin ay 10 pagdating ng June 2024 para po sa sabay-sabay na recognition ng ating mga OFW and Family Association, mga officers, ng kasabay ng Migrant Workers Day celebration ng NCR. Attorney Cao.
Apo, sige po, paso nyo, pakipaliwanag nyo nga po. Ano po ba itong OFMCI, ano ho? At paano pong nagkaroon ng ganitong partnership with itong OFCMI, Peso, at ang OWA, National Capital Region. At balitaan nyo nga po kami, balitaan nyo nga ating mga taga-subaybay. Well, so far, Apo. Kung ano po ang na-accomplish ng ganitong partnership. Sige ba, Paso John? Una muna siguro, Attorney Cao, ibigay ko lang yung layunin kung bakit po ang OFW and Family Association o OFW and Family Ministry na nag-o-organize ng OFW and Family Association sa bawat barangay na mandato kasi ito sa atin ng Peso Marikina City at tayo nakipag-partner upang mag-organize bawat barangay at tayo naman ay pinayagan upang kasi nakikita natin Attorney Cao na kapag organisado ang mga OFW sa bawat barangay ang mga serbisyo ng gobyerno ay nakakarating sa baba sapagkat may kausap tayo na asosasyon sa lugar ng barangay. Ang isa pang layunin kung bakit inoorganisa po upang ma-empower po sila. Ang sinabi nating empowerment, para alam nila na meron silang mapupuntahan. Alam nilang pwede nilang ipagtanggol ang kanilang sarili at pwedeng maproteksyonan nila ang bawat barangay sa pamamagitan ng asosasyon sa mga illegal recruitment at human trafficking. Parang attorney ka, parang nagiging matapos sila sa lugar ng barangay. Ngayon, bilang isang simbahan, ako bilang pastor ng OFW and Family Ministry, kasamahan nating mga pastor, ay itong ating ginagawang paglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers and family na maorganisa sila at pagka naorganisa na sila, kagaya po ngayon, ang gagawin po ngayon, in every barangay, tatlo po yung mangyayari na expectation ng mga OFWN family dito. Pero syempre, gusto nating pasalamatan din yung city government ng Marikina City, ang Peso at saka ang barangay na bawat pinupuntahan natin sapagkat sila po ang nagpo-provide ng venue. May kagayang po ngayon kung nakikita niyo po, napakalaki po at napakalamig ng lugar. Napakagandang facility po ito ng Fortune. Ang layunin, ang tatlong gagawin itong hanggang 12 ay starting 9 to 12 ay magkakaroon ng orientation ng program and services ng OWA. Pangalawa, nagde-database, Attorney Cao. Ito po yung binabanggit nyo noon pa na paano natin matutulungan sila? Eh, hindi natin alam kung nasaan sila. Even sa barangay level pa lang. So, sa ganitong mobilization, ay may database agad. Pagpirma nila ng mga form, ID na po yan, meron ng pictures. So, yun po ang ilalagay sa database ng OWA para maging permanent record po nila. Ang pangatlo, ito po ay nagkakaroon tayo ng election ng mga officers sa bawat barangay upang pagbaba ng programa may kausap po tayong mga opisyales dito sa bawat barangay. Yung tatlo pong yan ina-accomplish natin sa mobilization ng umaga hanggang tanghali. Attorney Cao. Apo, gano'n po ba ka-ambitious ano? Plus sa biyaya po by the surpassing grace of our Lord God Almighty. Lagi natin sinasabi yan kasi hindi natin kaya yan sa sariling kakayahan po natin, sa sariling kaisipan natin. Ano? Yan ay magagawa lamang natin sa sukdulang biyaya. Yan po ang translation. Amen. Paborito ko pong phrase yan. Surpassing grace of the Lord. Gano'n po ka katindi po ba yung goals ninyo, ambition ninyo? Kasi po, lagi natin sinasabi, 42,000. 46 barangay sa buong Pilipinas. Ano po? 42,046 na mga barangay sa buong Pilipinas. Yung bawat barangay po, conceivably, pasan nyo, conceivably, eh meron po tayong mga OFWs ano, sa bawat barangay. Ano, conceivably, ng ating pinakamamahal na po sa Pilipinas. Eh, 42,046 na mga barangays. Ngayon po kanina, natalakay po natin, tinatarget nyo kayo 10 hanggang 16, ano?
ng mga barangays initially sa lungsod ng Marikina, ano ho, at meron po ba kayong layunin o goal, Pasadyo? Maabot lahat yung 42,046 na mga barangays na yan para po makapag-establish ng mga OFW family dyan po sa OFW Christian Ministries ng inyong organization na yan. Pastor John. Una, napakabigat po ng katanungan, you know, Attorney Tom, sapagkat kung 46,042, tama po ba? 42,046. Abay sa buong Pilipinas po yan ay ngayon po ay sa napakaliit namang grupo po kami. Ang iluna po namin ay Marikina City na may 16 barangay. So, ang makakaya po yan kung bawat mga simbahan at mga LG ay mag-i-involve o mag-engage into mobilizing OFW and Family Association. Sa ngayon naman, Atty. Cao, ang OWA ay meron na rin mga organisasyon na sinimulan sila sa bawat munisipyo, barangay. Kaya lang, ito po kasing Marikina City ay effort ng OFCMI or OFW and Family Ministry na ako po ang nagpapastor. Dito sa Marikina, kasi ito po ang pinakamalapit kong lugar at kilala na tayo sa city. At the same time, mayroon tayong access na sa Peso at sa mga barangay. Halos na mga barangay naman, maliban doon sa mga bagong elected, kilala naman natin ang lahat ng mga barangay campaigns. So parang ang dali ng access, we have the venue, the facility na gagamit agad natin. Malaking challenge po, pero ayon lang po sa biyaya ng Panginoon, sabi ko nga, yung makakaya lang po natin i-organize. So we are targeting at least 16 barangay sa siyudad ng Marikina City na makapag-organize ng isang asosasyon upang yung asosasyon naman ang magpaparami na lang ng mga membro sa bawat barangay. At katuwang ang barangay captain, ang mga barangay officials para tumulong sa atin sa pag-organisa ng mga OFW and family. Attorney Cap. Opo, testingin nga po natin, Pastor John. No? Testingin lang natin. Eh, bago pa naman yung programa ninyo. Bago pa naman yan. No? Pero testingin nga po natin. Halimbawa, may naganap na paglindol. Ano? Paglindol, matindi po yan. No? 7.5 magnitude or yung intensity sa Taiwan. Ano ko? Eh, ang batay sa ulat ay mga 152,000 plus, ano? Ang ating mga OFW sa Taiwan. Ito nga ay meron tatlong migrant workers offices dyan, ano? Tatlo yung labor attaches po natin dyan with the respective staff, ano po? Testingin nga po natin. Mga ilan po kaya ang may mga pamilya na apektado na na-identify po kaya iyan ng OWA, ano po? O kaya po yung organization ninyo because you are doing this projects jointly between OFCMI at saka po yung OWA MCR. Meron kaya na-identify ng mga may pamilya rito na OFW natin, ano? Naiulat at ano kaya ang kalagayan nila sa ngayon. Kung meron po kayong mga meron kayong impormasyon na may sishare sa ating mga taga-subaybay. Yes, paso dyan. Alam niyo, Attorney Cao, with regards to Taiwan, sa ngayon, dahil kahapon lang po nangyari, pero dito sa bawat lugar ngayon ng barangay, kagaya nitong Fortune ngayon, ngayon lang po mag-o-organize, pero dito po, kasama ko ngayon, isang OFW na victim ng rape, na natulungan natin bago mag-organize ng OFW and Family Association. Dalawa na natulungan natin na narito ngayon. Ito po ay hindi pa po na-o-organize. Alam niyo ang kagandahan po kapag organisado, na ititimre agad nung presidente na mayroon silang may problemang OFW sa kanilang lugar. Kaya naibabato agad sa akin at nag-guide agad sila doon sa lima na kasalukuyang organisado na. Naibabato po agad ang impormasyon
alam nyo kung bakit po, Attorney Cal. Dahil meron na po avenue, 2 sa 6 o 2 sa 5 yung barangay Barangka at barangay Langka ay may mga may help desk na po doon. Ang ibig sabihin po niyan, pinupuntahan na po ng mga tao ang kanilang help desk at sila ay na-attend sa kanilang mga concern. Bagamat bago nga lang po ito, hindi pa sila trained para doon sa training ng GFM, ng Batas, Benepisyo, Karapatan at Depensa, para alam nila ang gagawin nila kapag may problema. Yan po ang mga kasunod na gagawin po namin, ang mga pansasanay sa mga umuupo sa OFW Helpdesk para handa silang humarap sa mga concern na idudulog sa kanilang barangay. So yun po ang aking sagot dyan. Malaking challenge po yan na mabilis na nakakarating, pero sa biyaya ng Panginoon, basta nalaman ng presidente at mga officers na may problema. Kasi ang membership po at Attorney Cao sa ngayon, bawat association po niyan ay hindi bumababa ng 50 pataas. 50 pataas po nung nagsimula sila. Pero tuloy-tuloy po ang pag-member niyan, tuloy-tuloy hanggang masaturate nilang isang barangay kung ilan. Doon na po kami maglalagay ng datos kung ilan ang OFW sa barangay, kasi wala po, even ang OWA at saka DMW, wala pong record tungkol doon sa mga ex-OFW, pamilya ng OFW. Kaya sabi nga ng OWA sa atin, malaking tulong, Pastor Joe, yung pag-mobilize po dito sapagkat nakikilala na natin sino yung mga beneficiary ng OWA. At kapag may problema, ay lalo na pag may mga health desk concern na, sa atin ay binabato ng OWA, samantalang sila ang nag-a-attend naman para sa mga program and services na covered ng kanilang programa. Hello, hello, Pastor Joe. Yes po. Hello. Ay, hello. Hello. Akala ko nakawala kayo sa linya, no? Pastor Joe, isang tanong na kanina po naglalaro sa akin kay Japan, no? Sa ngayon po pa, masasabi na natin na meron na kayong kumbaga template, ano? Template. Meron na kayong model, ano ko, na i-develop na ninyo para ma-replicate po yan, ano? Ma-replicate. Ano? Ngayon kasi may, because of the wonders of information technology, ano po, yung internet, at madali po ang communication na ngayon, ano? Ay, masasabi ba natin na meron na kayong na-develop na template para kapag isinyer yan? Kasi po, ang target nyo sa Marikina City ay 16 barangays, ano, in the entire Marikina City. 42,046 nga po ang mga barangays sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron po ba tayong masasabing na-develop na template na pwede nang ma-share? Bagamat siyempre, hindi pa naman perfect yan, kasalukuyang ini-improve pa, na pwedeng ma-share. Halimbawa, may barangay na nakipag-ugnayan po sa inyo at nagtanong, meron po ba kayong module, meron po ba kayong model o template na maaari namin i-adapt para naman magkaroon din kami ng ganyang klaseng programa sa aming barangay o kaya isang church o kaya organization na halimbawa na challenge po sa ganda ng inyong ginagawa. Pwede na po bang ma-share sa kanila at this point? Pastor Joe, please. Sir. Opo. Lalo na po, Attorney Cao, maganda pong tanong yan. Lalo na kung isa ang nakikinig sa atin, eh, pastor o simbahan or even barangay or LGU. Para doon sa mga simbahan, Attorney Cao, meron na po. May template na po tayo dito. Yung mobilization pong ginagawa po natin, Attorney Cao, kagaya nitong aming gagawin ngayon, ito po ang ating, ito rin ang ating evangelism sa mga OFW and family. Dahil naniniwala ako, Pastor o Attorney Cao, na hindi lang po program and services ng gobyerno ang kailangan po nila. Kailangan po nila din ang salita ng Diyos sa mga OFW and family. Kaya bago magtapos ang event, may pagpapatanggap ng salita ng Diyos o pagpapatanggap ng Jesus. Pangalawa po, after po ng mobilization, ang kasunod na po dyan, yung aming empowerment. Ito po yung discipleship namin sa mga OFW and family.
Meron na po, kung sila po interesado, makipag-ugnayan. Meron na pong template ito, discipleship and evangelism and discipleship. While at the same time doing, Lord Ikaw, yung mobilization. Tatlo ang component ng mobilization. Number one, ay pag-provide ng OWA program and services. Ginagawa po yan. Pangalawa, nagde-database, nagtipin na po agad ang mga forms yan at saka mga information na kailangan po natin para sa database. Pangatlo, nag-e-elect po ng officers. At buong programa na po yan ay meron na po tayong template na masasabi natin transferable na, pwedeng gamitin kahit anong simbahan, kahit anong LGU na sabi ko nga, bagamat ito'y nagsimula pa lang noong Agosto, last year, kasi nag-resign ako sa GFF, May, pahinga lang ng 2 buwan, July, nagtrabaho na po tayo hanggang itong huling, itong unang Thursday ng buwan ay pang-anim na barangay. At ang target nga natin, bago mag June 7, sa Migrant Workers Day, ay 10 barangay at bago magtapos naman ng taon, ay 16 na barangay ang ating ino-organize o i-organize. Ang sagot na maliwanag na Atty. Byron po, makipag-ugnayan lang po sila. Since ito yung nare-recognize po ng city government ng Marikina at ang PESO ay sa ating partnership sa kanila, ay tayo po ipinapahintulutan na gawin ang ganitong paglilingkod sa mga OFW at pamilya dito sa bawat barangay ng Marikina City. Opo, Pastor Joe. At siyempre po, meron pong legal mandate dyan. Ano? Legal mandate na sinusulong po. Nakalagay po sa batas yan. Republic Act 1842 as amended by Republic Act 10022. At ang sabi dyan, ang ginagawa po niyo, Pastor Joe, ay akmang-akpa sa nais na ipatupad ng batas that the government, the state, must partner with the non-government organizations, particularly faith-based groups. Kaya siyempre po, for as long as they are legitimate, kinakailangan po legitimate, katulad po ng organization po ninyo, no? At saka ng ating servisyong OFW, at saka ng Global Filipino Movement, ang sabi po ng batas, in a spirit of mutual trust and respect, the state, the government of the Republic of the Philippines must partner with the non-government organizations in promoting the welfare and in affording full protection to our OFWs and their families. Pastor Joe, napansin ko po ang boses ninyo eh. Ano pa? Galing yata kayo sa pag-uubo. Ano ho? At mag-iingat pa rin po kayo. Napansin ko yung boses ninyo eh. Medyo ano pa rin. Pero magbigay po kayo ng ilang ilang pahatid sa ating mga taga-subaybay bago ko kayo bitawan dito sa ating interview na ito. Sige po, Pastor Joe. Opo, maraming salamat po, Atty. Cao, sa opportunity na may share itong ginagawa ng OFW and Family Ministry dito sa sa iba't ibang lugar ng barangay ng mga barangay ng Marikina. Gusto lang nating ipahatid po sa ating mga kababayan na narito sa Fortune na meron po tayong mobilization. 9 o'clock ang start po natin at kasama po natin dito ang OYNCR, LR Peso, ang barangay Fortune para po sa programang gagawin ngayon. Ang amin lang pong, kung kayo po ay OFW at pamilya, invited po namin kayo, 9 to 12. Ang kagandaan dito, Atty. Cao, ay libre ang snack, libre ang tanghalian, pinoprovide sa atin ang OWA. So, tuloy-tuloy po yung mga programa na yan sa pakipagtulungan po ng ating ministry, ang OFW and Family Ministry in San Mateo Rizal upang ma-evangelize at ma-disciple at mapaglingkuran sila sa kanilang mga concern. Kumbaga, Atty. Cao, ito'y holistic na to, holistic approach para sa ating mga kababayan na bawat barangay dito sa Marikina City. Kaya kung kayo po ay mayroong panawagan na rin ito, Atty. Cao, kung kayo po ay pastor, gusto nyong i-duplicate o tingnan yung ginagawang ito na pag-evangelize at pag-disciple gamit itong model na ito,
pwede nyo pong makipag-ugnayan po sa akin. Pwede po kayong tumawag o sa servisyo ng OFW para po magawa din ito sa inyong barangay. May pag-uusapan lang ng mga ilang procedure para naman maayos pagpunta doon sa inyong barangay. Yun po, Atty. Apo, maraming maraming salamat po, Pastor Joe, ha. Ulitin ko po, ha, yung boses niyo medyo ano pa, ha. Siyempre galing kayo sa pag-ubo-ubo, ano po, ay iwasan po ninyo magka-pneumonia, ha. Iwasan po ninyo at kailangan kayo sa paglilikod at pagtugon, ano, pagsagot sa mga pangailangan ng ating mga OFWs and families. Maraming salamat po and God bless you, Pastor Joe. God bless po, Atty. Cao. God bless po sa mga listener. God bless po. Sige po, at sa punto po ito ay magkakaroon lang tayo ng quick station break at magbabalik po ang serbisyo OFW makalipas lamang ang ilang mga paalala. Serbisyo OFW. Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na-in-love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure, kaya rin natin maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya at kausapin sa dalangin. At hayaan mong patnubayan kanya. Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Servisyong OFW. Pabalik po ang servisyong OFW. Ito pa rin ang inyong lingkod ng Pastor ni Carlos Kuya Kaloikaw Jr. At mag-isa po ako, taong bahay. Ito po sa ating ating programa, ating station ngayon. Ano? At kasi nga po ay sa Pastor Joe Biaso, nasa field po ngayon. Hanga sa ating kamanggagawa na ito. No? Nagagaling po sa karamdaman. At yung boses nga po, napasin ko, medyo ano, parang konti, ano? Sayad parang konti. At ang biling ko lamang po ay mag-iingat para hindi po maging pneumonia. Ganyan po, kapassionate po ang ating mga kapwa lingkod na ito sa ating mga OFWs and their families. At ganyan din naman po si Pastor Rene Bonsoy. Ngayon po ay meron din silang sinusulong ng mga programa naman ng Global Filipino Movement sa mga probinsya, ano po, at kaya po ako ang taong bahay ngayon, ano, at tama naman, nagbabawi po ako dahil ako po si isang linggo hindi nyo nakatalastasan kung kami nasa Tokyo, Japan ng aking pamilya, ano po, at well, namagay ni Pastor Joe Biasong kanina, no, na ang kanilang paglilingkod, ang ating paglilingkod sa ating mga kababayang RWs and their respective beloved, pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan, ay hindi lamang po servisyong legal, hindi lamang OFW help desk, hindi lamang psychosocial assistance, ano po,
At lalong-lalo sa mga repatriation request o repatriation cases. Kasi siyempre po, paunahin pong tulong natin ay spiritual. Ano? At napakaganda po ng sinabi ni Pastor Joe Biason kanina, no? Sa alisabay po ng mga servisyong yan ay ang paghahayag ng salita ng Diyos, ang gospel, yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Eh, katatapos naman po ng Semana Santa. Maganda siguro medyo panggitin natin yan kasi hindi tayo nakapag-devotion kanina sa pagbubukas ng ating episode ngayong araw na ito. Eh, katatapos naman po ng Holy Week. Pagkatapos na nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo, ano po, ay victorious po yun. Yung risen Lord po natin, ano? Ito nga po, anong kami nasa Israel, ano? Matagal na po, anong August 31, 2010 to September 6, 2010. Kami pong mag-asawa, ako at saka si ating nene, ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos, ano? Tumo maganda sa pagiging pastor, eh. Pagkakataon, siyempre, binigyan kami ng financial independence ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Abay, merong napagmahal sa pastor. Mapagmahal sa pastor. Kaya tayo mga pastor, ha? Maglilingkod po tayo ng talaga naman yung buong katapatan sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ano, ha? Abay, meron ba namang miyembro? Babanggitin ko po ang church na pinaglingkuran ko noon. Ano? Pastor po ako. Pastor ako sa UP Diliman. Church of the Risen Lord. Pero hindi ko babanggitin ang pangalan nung ginamit ng Panginoon Diyos. Eh, meron pong pilgrimage. Meron pong group na pumunta sa Israel nung kapanahon ng yon. Ulitin ko po, ha, August 31 to September 6, 2010. 2010 po yon. Bago ako naging administrator ng POE. 2010. Aba, eh, sabi mo naman sa akin, tsaka kay Ate Nene, Pastor Kaloy, sabi sa akin, Ate Nene, have you signed up for the UPCRL trip to Israel? Eh, sabi ni Ate Nene, sabi ko, kapatid, we are still praying for it. Sabi na, Abed, ano? Aba, sabi ba naman eh? Oh, sige po, Pastor Kaloy, sabi sa natin, Nene, answered prayer na kayo. I will shoulder everything. Sabi pa naman ganyan. Yan po ang paglilingkod ng mga pastor. Pagkatapos mo mag-preach, ano ho, eh, siyempre sa biyaya ng Panginoon Diyos, sa kapangyarihan ng banal na espiritu, siyempre po, eh, talagang tinodo mo ang pag-preach. Eh, pagbaba mo ng pulpito at nandun na sa may entrance ng church, kinakamayan mo ang mga members, yan ang maganda sa pagpapastor. Eh. Praise the Lord. Hallelujah. Eh, sabi ba naman, yun nga po, have you already signed up, Pastor Kaloy? Ati Nene, eh, sabi namin hindi pa. Sabi, answered prayer na kayo, Pastor Kaloy. Ati Nene, I will shoulder everything. Bakit po nabanggit yan? Hindi, nakarating nga po kami sa Israel. Bahagi po ng aming itinerary. Doon sa puntog, ano ho, doon sa parang kuweba yun eh, ano ho? Na pag-aari noon ni Joseph of Arimathea. Pinahiram niya. At doon inilibing yung mga labi ng crucified Jesus. Ano ho? After 3 days po. No, on the third day, natuklas na nawala doon ng kanyang bangkay. Ano ho? E di ba sa tour po namin, nakalinya kaming ganyan, pinapapasok kami isa-isa. O grupo-grupo doon sa naging libingan ng mga labi ng bangkay ng ating Panginoong Heso Kristo. Ay kikilabutan talaga, kinilabutan kami. Ang tindi ng anointing po ng lugar, maishare ko lamang po sa inyo. Total, katatapos lang ng Holy Week celebration po natin. By the way, hindi naman Holy Week lang, ha, ang lagi ko po sinasabi. Dapat po, hindi tayo nagse-celebrate lang ng isang linggo ng Holy Week. Dapat po, Holy Year. Dapat nga, Holy Second, Holy Minute, okay, Holy Hour, Holy Day. Holy, hindi holiday, ha? Holy Day. At saka po, Holy Month. Ano po? At saka yung
the entire 365 days of the year, ano po, yung 52 weeks, dapat holy lahat po yan sa ating mga buhay. Ay po, balikan ko. Pumasok kami ganyan, ano, grupo-grupo. Nakalagay ba naman po sa gilid? Yung declaration sa Bible yun, nakalagay. Nakadikit pong ganyan yung declaration. Sabi ganyan, He is not here, He has risen. O yun, ang buhay na maguli, nagkaroon ng resurrection. Ang ating Panginoong Hesus Kristo, He resurrected from the grave, and He ascended back to heaven, gave to us the Holy Spirit, and He lives forever and ever. Ano po? Pero meron siyang tagubilin. Ito po ang babanggitin natin. Anong tagubilin? Ito po, kine-carry out po natin ang tagubilin na yan. Sabi ng Panginoong Hesus Kristo, bago po siya, before He ascended back to heaven, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, eh nakatala sa banal na kasulatan, eh di, tagubilin din sa atin yan, yung mga mananampalataya at lingkod ng Panginoon sa kasalukuyang panahon. Kaya dapat eh, maliwanag po sa atin yan. Sabi ng Panginoon Hesus Kristo sa Mark chapter 16 verse 15, Go therefore into all the world and preach the gospel to all creation. At naman sa Matthew chapter 28, beginning verse 18 up to 20, ang sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, All authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi niya, Go therefore and make disciples. Yung sinasabi ng salita ng Diyos ni Lord Jesus Christ, make disciples, ibig sabihin niya, turuan. Make disciples, go therefore and make disciples of all nations, of all people, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you to do, sabi ni Lord Jesus Christ. And behold, etong pangako, I shall be with you till the close of the ages. Ano po? So yan po ang gustong mangyari ng ating Panginoon at gawin po natin. 8 billion po ang population ng buong mundo as we speak right now. Pero 2.3 billion lamang nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, mga mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Ano mangyayari doon sa 5.7 billion people? At kapag sabi ng Bible, kapag hindi na born again, hindi makikita, hindi makakarating sa kaharian ng Diyos. So yun po ang katungkulan nating gawin. Ano po? Ano po? If we can summarize it, aba, puntahan, go. Sabi ganyan, go therefore. Puntahan natin ang mga taong maaabot po natin with the gospel of the Lord Jesus Christ. Sabihan, pinuntahan mo nga, hindi mo naman sinabihan. Mag-witness po tayo, sabihan natin. At pangatlo, turuan natin ang lahat ng mga taong paabot sa atin ng ating Panginoon. Lalo-lalo po dito sa ating servisyong OFW at ngayon po, kasalukuyang ginagawa ni Pastor Job Yasong at doon din sa gawain ni na Pastor Rene Bonsoy. O yun po, puntahan ang mga tao, sabihan ang mga tao, turuan ang mga tao. Yan po ang ginagawa natin. Maging dito po sa ating palatuntunang servisyong OFW ating of legal mandates under the mga pangailangan ng ating ganyan, ano? At kasi pagtutuloy pero lang po kung mga katanungan ng mga kagyat na sagot sa kanilang mga bakit ko lamang po ang tawag po natin dito yung legislation of overseas payment. Ano po? Puno issue government issue one says and their family ang ganda ng katapang
news na kadugtong. Instructed me, declared that all full po ang mga W's, respective household, kasi OFW's eh. Ang dahilan ng kanilang dagat ay magtatrabaho. Po yung ina-pamilya. Ano po hindi? Dapat laging pinakambahan. Pagitin lang natin yung mga taga-subaybayan. Ano? Layunin namin, ano? At po kayo. Ito po. Panahon pa ng para mabanggit yung lahat mention. 1915 legislature of our president 86 law in 19 related to overseas and okay, may mga kamabayan mga Ilocano ating mga minamahal sa sa Guam siyempre po ay naging currently sila mga manggagawa sa mga mga binabahal nabigil patas ano po nagkaroon nga po ng Act Number 2486 1915 pa po yan ano? Ang sumunod po dyan ay dumami hanggang sa eventually nagkaroon ng oil crisis. O, alam na, sige po, nang makita natin yung buong konteksto, yung buong background, ano? Nagkaroon ng oil crisis po noon, worldwide. Global oil crisis. Apektado po ang ekonomiya ng lahat ng mga bansa. Mayamang bansa, malalakas na mga bansa at mga third world countries. Ano? Abay, nagbukas po ng pagkakataon, ano? Sa magitan po ni then Dole, Secretary o Dole Minister, Minister of Labor and Employment, the great plus F. Ople, ano po? Abay, nagkaroon po ng Presidential Decree Number 442, otherwise known, of course, as the Labor Code of the Philippines. At may bahagi po dyan, nagpasimula po ang pagpapadala ng ating mga kababayang OFWs sa Middle East. Ano po? The Middle East. May talaga naman pong instrumental ang ating mga kababayan. Mahuhusay ang ating mga kababayan. Umpisa muna sa mga professional managers, mga project engineers, mga inhinyero, at saka mga skilled workers. Siyempre, sumunod na rin ang mga kasampahay eventually. Ano? At ayun po, kaya gumanda. Kung nasa Dubai kami, tinitinan ko yung mga magagara mga buildings doon. Ang in-impress po sa akin ng Panginoon sa aking isipan, sa aking puso, sa aking espiritu, Aba, Panginoon, ginamit mo ang aming mga kababayan dito sa mga matatayog na mga buildings and structures na ito. Ano po? So, yun po, kinakailangan gabayan ng ating mga kababayan ng mga batas that will afford full protection for them. Ano po? And that will promote their welfare. And 1974 po, yung PD442 na yan, Labor Code of the Philippines. At nagsunod-sunod na po yan, mayroong Presidential Decree Number 1412. At yan po ay
yung gabay, you know, at regulation ng private sector participation in the recruitment and placement of Filipino workers, ano? And then Executive Order number 797 at dyan po pinagsama-sama yung Overseas Employment Development Board, National Seamen Board, sa iisang government agency, ang tawag po ay Philippine Overseas Employment Administration of POEA. Sa biyaya po ng Panginoon Diyos, noong taong 2011, binigyan po ako, I always praise the Lord. And that was one of the most joyous period in my life, ano po, as a servant of the Lord and as a servant in government. Ano? Pagkatapos po niya, Executive Order number 247, Reorganization of the POEA. Ano po, pinalakas po yung protection kasi mga recruiters, illegal recruiters and human traffickers, they enter the picture at lalo pong naging problema ang malaki po yan. Nagkaroon ng Republic Act number 1842, lagi natin binabanggit, overseas workers, ang tawag po dyan ay migrant workers and overseas Filipinos sa Act of 1995. And then, Republic Act 10022, a mandatory law, pinag-inting pa po ang protection ng ating mga kababayang OFWs. At yun po ay noong 2010 naman, March 8, 2010. And then, finally, as we speak right now, meron po bagong batas, Republic Act 11641, creating the Department of Migrant Workers. Yan po ang mga batas na pinaghahawakan natin ay kaalinsabay po ng banal na salita ng Diyos, ang banal na Biblia. Pinaglalaki po natin yan sa ating paglilingkod sa ating mga OFWs, OFWs and the respective entire families and households. So yan po ha. O, magkaroon tayo ng mini lecture para sa ating migration program ng ating pamahalaan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kaalaman na naidagdag mo sa aming lahat, sa aming matagasubaybay, sa pamamagitan ng aming episode na ito, sa araw na ito, ng servisyong OFW. By the surpassing grace of the Lord God Almighty, by the power of the Holy Spirit in Jesus' name, amen, and amen, and amen. Bukas po, ay muli tayong magkakaranigan. At ako po muli ang inyong kaagapay bukas sa pang-First Friday episode po ng Servisyong OFW. At siyempre po, hindi ko po malaman sa ngayon kung sino ang aking makakatandem. Pero siguradong katandem ko po ang banal na Espiritu ng Panginoon Diyos na makapangiran. Hindi naman tao, pwede naman tandem kasi sabi niya yan. Pero siyempre po, not by our own might, not by our own power, but only by the Holy Spirit of the living God. Ito po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Pastor Carlos Kuya Kaloykaw Jr. na buong galak, ano, buong kalakasan at buong biyaya ng ating Panginoon Diyos na naglilingkod po sa ating mga OFWs, ating declaration, pagpalain ng Panginoon Diyos sa ating mga OFWs at ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambayan. Ako si Mau Castañeda, isang OFW sa Doha, Qatar, at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW. Servisyong OFW! Alam mo ba kaagapay na may sariling printing press noon ang FEBC Philippines? Ito ay ang Marshburn Press na itinayo noong 1958 at layuning tulungan ng broadcast sa pamamagitan ng pagpaproduce ng mga babasahin.